Ito mga ka-GM, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. Ito po na naman at mayroon na naman tayong isang gagawin na Isuzu D-Max. Yan, kung makikita ninyo, yung kanyang makina ay Isuzu D-Max. Bali ito mga ka-GM, nagkakaroon siya ng pagtaas ng temperature gauge dun sa kanyang temperature gauge. No? So, ang nakita po natin sa ating pag-inspect at inspection, no? Sa ating pag-diagnose, yan, nakita natin, yan, no? Kung makikita ninyo, yung kulay green, bali ano po yan mga ka-GM? Coolant po yan. Coolant na nag-leak. Pagka umaandar kasi siya, bali tumatalsik dito sa kanyang hose. Sa may air cleaner, no? Yan. Tapos makikita natin doon sa ilalim, ayun, yung kulay verde o kulay green, yun po yun, leaking po siya ng coolant. At ang nakita po natin na problema, yan siya, no? Ang nakita po natin problema doon sa kanyang water pump. Bali leaking na po yung kanyang water pump. Ayun po. Nagli-leak po siya ng coolant, no? So, ang kailangan natin gawin dyan ay papalitan po natin ng water pump assembly. Yan, saka kasama na yung kanyang gasket. Bali, ang tatanggalin natin, itong kanyang drive belt, yung kanyang drive belt, saka yung kanyang aircon belt. Yun, yung drive belt, yung malapad. Tapos dito sa kanyang, fan, no? Dito sa kanyang engine fan. Yan, tatanggalin natin yung kanyang engine fan. Matanggal natin yung kanyang water pump. So ayan po, bago po natin tanggalin yan, i-disconnect po natin sa kanyang battery, no? Para safety po tayo sa paggawa. I-disconnect muna natin yung kanyang battery, yung sa kanyang negative side, para safety po tayo sa paggawa po dito, sa pagtanggal ng mga ibang parts niya, para ma-access po natin na tanggalin yung kanyang water pump. So ayan po, ang ipapalit po natin dyan, ito po yung ating bagong water pump, no? Yan, oh. Yan, ito yung bago nating water pump. Tapos yung kanyang gasket ito. Ito yung kanyang gasket. May kasama na siyang gasket. Saka yung ating coolant na pampalit to. So, ayan po. At patuloy lang po paki-like and share yung ating mga videos. At para magkaroon din po ng idea yung iba na nating kapwa manonood at sa mga sakyan na ganito sa Isuzu D-Max. Bali, tatanggalin po muna natin. Saka ako ipapakita sa inyo. So ayan po, at tatanggalin na lang po natin yung kanyang water pump. Yan, kasi tinanggal natin yung kanyang drive belt dito, yung kanyang aircon belt, tapos yung kanyang drive belt. Tapos i-double check na lang natin itong kanyang mga bearing, yung tensioner. Kung may mga ingay na siya, kailangan nang palitan yan o pagka may ingay. Pero pagka okay pa naman, ay walang problema. Ngayon, bago natin mailabas yan mga ka-GM, tinanggal din natin yung kanyang shroud cover dito sa ating radiator, tapos yung kanyang engine fan, no? Kasi para ma-access natin at matanggal natin itong kanyang water pump. Yung hose niya rito sa taas, yung kanyang turbo hose, tinanggal din natin siya. Yan, para maluwag po tayo sa pagtanggal ng mga pyesa na dapat nating tanggalin, no? Yan, no? Oh, kitang-kita nyo yung kanyang water pump, talagang leak na siya, no? So, ayan po, bali, tatanggalin ko muna siya. Tapos, kung may mga katanungan po kayo, no? Mag-comment na po sa ating comment box. At like and share po sa ating mga videos, no? Yan, at paki-follow na rin po yung aking page, Facebook page. So ayan po, at ganun po, at tatanggalin muna natin, tapos papalitan natin. So ayan, natanggal na natin yung kanyang mga bolt dito sa water pump. Kaya tumulo na yung kanyang mga coolant na natitira. Ayan o. Ito pong luma, dito siya nag-leak dito sa kanyang pinaka-breather dito mga ka-GM. Yan o. Tapos habang umaandar, tumatalsik doon sa gilid-gilid. Kaya nag-leak siya ng coolant, no? Pero nilinis na natin ngayon kasi kakabit na natin yung bago. Yun, kinabit na natin yung pinaka-gasket ng bago. Yan, nakakabit na siya yung gasket. Tapos ito yung bago natin mga ka-GM. Ito yung luma. Yan, okay na siya mga ka-GM. Itong pelta natin ng water pump kasi minadali natin kasi sinahantay ng customer na. So ayan po. Ito yung luma. Oh. Yan. Okay na siya mga ka-GM. So ayan po, maraming salamat sa patuloy support at panonood ng ating mga videos. Share and like yung ating mga video mga ka-GM.